Former Quezon City Mayor Helbert Bautista is facing a graft case before the Sandigan Bayan for allegedly causing undue injury to the government in the amount of 25.3 million. Alam niyo po, eto na naman tayo, no? Graft, kasong graft. Eh kung tutusin po sa laki po ng yaman ng Quezon City sa pagiging mayor niya, no? 25.3 million, maliit na maliit po 'to, no? Pero talagang ganun eh. Maliit o malaking kaso, kasi hindi, kaya kung na, relative po sa Quezon City na pinakamayaman pong lungsod sa buong Pilipinas, maliit po itong 25.3 million. Pero ganun po talaga eh. Sa batas po, walang maliit at malaki. Magnakaw ka ng maliit, magnakaw ka ng malaki. Parehong magnanakaw ka eh. Dito po, graph ang kinaso dahil po sa violation of anti-graft. Meron pong meron po silang yung tinatawag na Signet Energy and Power Asia. Di umano to ha. Di umano. Okay. Ayon sa ombudsman, si Bautista ay pumirma ng disbursement voucher approving the payment of 25.3 million to Signet for the implementation of project supply installation of solar power and waterproofing. Notwithstanding, ito po yung violation ng Signet. Signet was not entitled to said amount because it failed to apply for a secure net metering system from Meralco. So meron po siyang hindi tinupad. Kaya hindi po siya karapat dapat na ma-awardan nung kanyang proyekto sa City Hall ng Quezon City. At dahil po dyan, kakasuhan na po, o may kaso na po si dating Mayor Bistek Bautista. So subaybayan po natin. Ano na kaya nangyari kay Roderick Paulate? Kumusta po kayo mga kapatid? Nagkandawala na po yung ano? Nagsitulog na bads ako nasa office ko. Okay. Punta po tayo. Last na po to. Mukhang walang kinalaman sa lahat pero nakita ko lang po. Ito po. May malaking-malaki pong pangyayari ngayon. Nagkaroon po na state visit itong France president, no, si Macron. Pumunta po siya sa China. At dahil po sa pakikipagkaibigan niya sa China, ito po yung pong posisyon ng US sa Taiwan, sinalungat po nito ni Macron, no? Ang sabi po ni Macron, meron po siyang bagong pananaw na dapat yung Europe, hindi lang po yung France, dapat daw yung Europe ay hindi po, ito po yung sinabi ni Macron eh. Teka lang ha, para precise tayo. Macron praised China. Macron pinuri sa China dahil sa kanyang magandang sinabi sa Taiwan comments. Ito po ang actual na sinabi ni Macron. The French president showed confusion of after calling for strategic autonomy on Taiwan following last week's trip to China. Ano po yung ibig sabihin ng strategic autonomy niya? Strategic autonomy kahit po sila ay kaalyado. Alam niyo po yung France, dapat na kaalyado yan ng United States of America. Lahat po ng lusob, basta allied forces kasama po yung France. Pero bagamat sila ay kaalyado ng Amerika, pagdating po sa Taiwan, ay meron po silang strategic autonomy. So parang ang sinabi ni Macron, hindi po sila susunod sa Amerika, no? Dahil sila po ay mag-iiba po sila ng landas sa Amerika pagdating po sa Taiwan. So ang parang sinasabi ni Macron, yung kahulugan niya nitong not to follow US policy in Taiwan. Kaya po siya nagpahayag ng strategic autonomy
sa USA hinggil sa Taiwan issue. Ano po ba yung Taiwan issue? Eh yun nga, na ito pong Taiwan ha, ay ginagawa po ngayon ng United States of America na para bumango sila. Di ba? Nagpapabango po ang mga pinuno niyan. Ako ha, honestly ha, yung marami po nagsasabi na magkakagera, madadamay tayo, magdidigmaan yung US at China dahil sa Taiwan, hindi po ako naniniwala. Hindi po ako naniniwala na didigmain ng US ang China dahil sa Taiwan. Kung may balak po silang gawin yan, nag-military exercise po yung ano eh, yung China sa Taiwan eh. Pinalibutan nila yung Taiwan, pinasabugan nila ng mga missile eh. Ngayon po, nagdeklara yung China na no-fly zone sa Taiwan. Eh, sa ginawa na yan ng China, kung talagang lulusob yung US, to the rescue na sila sa Taiwan. Hindi po nila ginagawa eh. Ang tingin ko, pumaporma lang po yung US ngayon. Kasi, bugbog na bugbog sa survey to si Joe Biden. Baka naman magulat kayo, sabihin nyo, ha? Totoo? Ganyan? Opo. Ako ganun eh. Ako ganun eh. Ang tingin ko eh. Pumuporma lang sila para gamitin nila yung anti-China na US. Sa US po, malakas po yung anti-China sentiment dyan eh. Diba? Gamitin lang nila yung para sa boto. Eh kaya lang, magaling sa Trump eh. Mukhang si Trump pa yung nakakagay ng anti-China sentiment dahil binanatan niya ngayon si Macron. Samantalang si Biden, takot na banatan si Macron. Yun yung pagkakaiba ng dalawa eh. Mas magaling ang PR ni Donald Trump kaysa kay Biden talaga. So tuwan-tuwa po yung China kasi for the first time meron pong kaalyado, kilalang kaalyado ng USA na tila pumapanig sa kanila. Eh, ganun talaga eh. Pre, paano pag mali ka? Wala naman pong Russians. Glentoy. Pre, paano kung mali ka? Russia at Ukraine, who was expecting? Ini-expect ko po, mahilig po lumusob ang Russia. Georgia, nilusob niya. Yung, anong tawag doon? Yung Crimea, nilusob ng Russia. Wala po sa history na, hindi naman po superpower yung Ukraine eh. Ang sinasabi ko po, no, ang US, kung titignan yung history na US, lalo na itong late, talagang ganun, pag mali ako, hindi naman ako nagsasabing ako ay eksperto eh. Sa akin lang to bilang vlogger. Kasi po, ganito, no? Pag-aralan niyo yung US, ang bilis lumusob ng US. Pag sa tingin niya, kayang-kaya niya yung kalaban. Diba? Afghanistan, mga bansa sa Africa, ito pong Iraq. Ang dali-dali niya lumusob eh. Pero pag sa tingin niya, malakas yung kalaban, hindi siya. Weapons of mass destruction eh, di ba? Ang dahilan niya sa Iraq. Kaya niya nilusob si Saddam Hussein. Pero bakit? Yung North Korea na nagsasabi na meron silang weapons of mass destruction, ayaw lusubin ng USA.